Hello, class. I hope everyone is here for our morning session for the media information literacy. The topic is power of media and information to affect change. So meron tayong mga mechanics dito para sa ating discussion. So meron tayong live chat dyan sa bandang kanan ng monitor nyo kung gumagamit kayo ng computer or laptop. So, nandiyan yung live chat sa kanan. Kung cellphone naman, nasa bandang ibaba ng inyong cellphone. No? So, you can ask questions dyan sa live chat natin. And ang gagawin nyo lang din dyan is mag-type kayo ng present para sa inyong attendance. Don't forget to include your sections sa attendance natin, ha? So, along the way of our discussions, meron ako mga questions na kailangan nyong i-take note, and then magkakaroon ako ng instructions dyan kung paano nyo siya isi-send sa akin. So, kailangan be attentive sa lahat ng discussion natin, and lahat ng mga sasabihin ko, lahat ng instructions should be noted para alam ninyo at hindi tayo pabalik-balik ng mga tanong. Okay? So, yun yung mga gagawin natin ngayong umaga o ngayong araw. So, lahat kayo, you need to jump into this session. Whatever questions that you may raise, dyan lang tayo sa live chat mag-focus. No? The reason why I put that in the live chat, kasi kapag gagawin natin is by means of a voice, medyo magkakaroon tayo ng jarbled communications. No? Magkakaroon tayo ng jarbled communication sa ating discussion, no? Sa ating discussion. So, kailangan doon tayo sa live chat lahat gagawa ng ating questions. And don't forget your attendance together with your sections. And I hope everyone is in the chat box. Andito na sa session na to, so that we can start our the first ever online class natin ngayong quarter na to, no? Kasi nga pandemic, we should have at least a session sa online. Kasi marami nagtatanong bakit daw walang klase or walang online class. So ito na yung mga hinihingi ng iba. Yun nga naman, no? Mahirap kasi yung module ng module pero walang explanations. Pwede naman yon kung self-learning. Pero just for the benefit of everyone, para magkaroon tayo ng session, para mas maintindihan natin yung sasagutan nating module, we will be discussing what's in the module. No? Kung ano yung nasa module, yun ang didiscuss, i-discuss natin. So I hope everyone is ready and let's get into it, okay? So, yung subject natin is all about media information literacy, which is the power of media and information to affect change. So, ano-ano ba yung mga pangunahing epekto ng media sa atin? Ano ba na yung kahalagahan niyan? So, paano ba tayo nababago ng media? So, for better or worse, technology affects communication because it is the part of our everyday lives. So, araw-araw ng pumumuhay ng tao, ang ating technology or what we call the media, nandiyan na yan, no? Especially ngayong pandemic, halos lahat ng tao nakatutok yan sa mga gadgets nila. But nasa labas man o nasa loob, kasama na ng ating pamumuhay yan. It's part of our everyday lives, no? Mawala na lahat, wag lang cellphone. It impacts the way we work, entertain ourselves, and stay in touch. So, pamamagitan ng media, nagkakaroon tayo ng communication sa bawat isa. Technology communication affects us continuously. As we make technology advances, new trends of communication emerge and often become the norm. So, hindi natin namamalay, may mga bagong lumalabas na mga technology. So, konting segundo o minuto lang na hindi mo nalaman ito, medyo
you are already left behind. So yung mga nasa IT industry, dapat fully equipped yan sila, no? Yung machine learning, the artificial intelligence have the significant impact on how we communicate. So for today's session, I will explain to you the power of media could be and why social media is changing the way we communicate, both positive and negative aspect. So, i-discuss natin yan. No? Okay. So, let's start. Ano ba yung mga tinatawag nating media? So, let's start with our discussion with what is media? Ano ba yung tinatawag nating media? No? Sino sa inyo yung makakapag-define ng media? And what is media is all about? So, when we define media, media is something to do with the communication outlet or tools used to store and deliver information or data. So, the term refers to components of the mass media industry such as print, whether it is a magazine or newspapers, yun yung mga ginagawa nating pagbabasa in terms of hard copies, what we call the media or the print media. Isama na natin dyan yung publishing. Yung publishing or the news media, no? Kung paano tayo nakakapakinig ng mga news, whether it is by means of a television or radio or social media, no? Basta news yan, we are up to date. Kasama yan sa media. And photography, no? Pag nag-take ka ng pictures, including the cinema. Pag nanonood ka ng mga pelikula sa sinihan or sa Netflix, yung mga medyo, no? Yung mga medyo angat, Netflix daw, social. Broadcasting, digital media. Pag sinabi natin digital media, eto na yung internet, no? By means of internet using gadgets, no? By means of cellphone, laptop, phablet, tablet, or anything na gadget na ginagamit for media, yung tinatawag nating digital media. And of course, hindi mawala dyan yung advertising. So when you advertise anything about the product, about something to do with the event, no? Nasa media yan. Malaki ang naitutulong ng media yan. So what else? Discuss natin yung kinatawag na what is power. Ano ba yung power? So when we're talking about power, ano ba yung power na sinasabi natin? Ito ba yung kalakasan? Ito ba yung tinatawag nating electricity or science itself? Or pwede rin nating sabihin na authority, yung pagiging authority ng isang tao. No? Authority, ibig sabihin, yung kayang gawin. Yung kayang gawin ng isang tao na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Siyempre, kapag authority ka, do this, do this, do this. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin. No? When we're talking about the power in media, is something to do with ano ba yung kakayahan ng media para baguhin ng isang pangyayari. No? What is power in media? So, what is power in media? Meaning, it is the mass media is a powerful guardian of the proper political behavior because audiences tend to trust the press. So, yung mga tao kasi, malaki ang paniniwala sa press. Whatever information that brought to them or kinonvey ng isang press, no? Broadcast ng isang press. Sometimes, almost a big percentage is naniniwala. So marami, kasi wala naman tayong way of communication or communicating with other events maliban sa media, no? Nanonood tayo ng TV, nakikinig tayo ng radio. So ito yung the form of
knowing what circumstances or any event that happens around us. Kasi kung nasa loob ka lang naman ng bahay, talagang wala kang malalaman all about anything from outside. Unless meron kang TV nga, yung the press, who they believe should inform them about the government wrongdoings and provide proper suggestion. So dyan natin nalalaman kung ano yung nangyayari sa ating surroundings. Especially the project and implementation of the government, kung ano-ano na yung mga ginagawa ng ating gobyerno para mapabuti ang ating society. Especially pandemic. Diba? Siyempre, tayo nag-expect ngayong panahon na to kung ano yung mga mangyayari pa. Especially those vaccines. Eh, wala tayong ka-idea-idea. Ano ba yung magandang vaccines? Andiyan, diba? AstraZeneca, yung gawa ng Sputnik ng Russia. So, tayo, nag-rely tayo sa media para malaman natin kung ano ba talaga yung magandang gamitin. No? So, that's how a media is powerful in terms of broadcasting information to convey information sa lahat sa atin. No? Yun yung nagiging way ng media para masabi nating powerful siya. But let's get into it. Paano? Let's talk media in economy. So, ano ba yung tinatawag nating media in economy? Ano ba yung kakayahan ng media para baguhin ang ating ekonomiya? So, let's talk more into deeper all about media in economy. So, sa media in economy natin, most of the time, talagang gumagamit talaga niya ng mga computers, no? Gadgets and everything para mapabuti yung ating ekonomiya para mas mabilis yung kanilang mga trabaho. Number one dyan, yung tinatawag nating new industry. We have the film productions. We have the entertainment programs. What else? We have the print, the broadcast, mobile communication, internet, advertising, and public relations. So let's get into it to discuss one by one. So we have a picture here na nagsasabing kung ano na talaga yung ating ekonomiya. Okay? So media says that this picture shows that our economy is getting worse, especially for this pandemic. But let's see. For the new industry, we have something to do with the robotics. Ipinapakita rito ng media kung ano na yung mga infrastructures na nagagawa ng government or even the private sectors. No? Yung dyan sa picture na pinakita ko is just one example of an industry working with technology and robotics. No? So dito pinapakita kung gaano kahusay ang isang robot sa paggagawa ng isang trabaho kahit na hindi siya minamanage ng isang tao. Naka-program na kasi yan. When I was still in college, dun sa Science and Industry Park sa Laguna, merong isang company, yun lang kasi napuntahan ko, isang company. One company that has a robotics technology. Yung tinatawag nating Omron Mechatronics. So, this is one of an industries that uses robotics for their business or for their productions. So maraming mga robot na gumagawa doon kahit konting tao lang na-manage yung kanyang trabaho. So kapag marami kang produksyon, no, marami kang produktong nagagawa, at the same time, it helps our economy to increase the revenue, pagbabayad ng mga taxes. So lahat naman yan eh, no? Yung economy natin, all about taxes talaga. Isa na dyan yung tinatawag nating film industry. Today's pandemic, I'm not really sure if the film industry have a sufficient amount of films to produce kasi limited naman yung galawan ng mga tao ngayon, mga naka-quarantine. Pero other than that, meron pa rin mga ways para magawa nila yun. Siguro sa mga indoor shoots. Yung mga ibang films na nagagawa, this might be
taken before the pandemic. No, ito ni mga pelikula na gawa pa dapat pa, no? Siguro mga 1 or 2 years ago gawa na yung pelikula, and then they will launch today's kahit nga may pandemic nagagawa nila mag-launch kasi gawa na yung pelikula before pa. No, even though matagal nang gawa yung pelikula, but still when you publish that publicly, nanonood yung mga tao, of course, yung revenue pinag-usapan natin, the taxes itself. Ganun pa rin, no? So, aandar pa rin yung revenue ng ating economy. Kapag mas maganda yung pelikula, maraming nanonood, of course, maganda ang naitutulong yan. Entertainment. So, sa entertainment naman natin, of course, natutulungan din niya yung ating economy sa pamamagitan ng pagbibigay aliw sa mga tao. The programs, yung mga teleserye. So kapag nagkakaroon yan ng mga maraming commercials, airtime rates, so still taxes. Yung prints, yung mga newspapers, kapag maraming bumibili niyan, of course, no? Mga nagbabasa ng diaryo. Until now naman eh, meron pa rin mga diaryo na mangilan-ilan na gusto magbasa, pero karamihan siguro gusto magbasa online, no? Mas gusto nila yung nakikitang news doon sa Facebook na binibigay. But in terms of social media, in terms of giving news, later on, no, didiscussin natin yan, yung mga tinatawag nating fake news. Okay? So medyo ingat tayo dyan. Next is the broadcast. Ito na nga yun, no, yung broadcast na sinasabi natin, the GMA, the ABS-CBN, TV5, IBC, RPN, Action TV, and everything na makikita natin sa television or including cables ay nakakatulong sa ating ekonomiya. Yung issue ng ABS-CBN, of course, malaking kawalan sa revenue ng Philippines, but di naman natin alam ng the story behind why the license of the ABS-CBN was not approved to continue their franchise. But still, the other stations nagkakaroon pa rin ng big revenue in terms of lifting the economy of the Philippines. So marami pa rin namang mga broadcasting station dyan na nabibigay ng mga malalaking taxes para sa ating ekonomiya. No? One of those big taxes, yung ating mobile communications and internet. So pag ikaw ay gumagamit ng cellphone, pag nag-text ka, may karagdagang tax yan. No? Kapag gumagamit ka ng internet, of course, meron yan. So sa mobile communication, nakakatulong yan to have to lift the economy of the Philippines. Sa mobile telecommunications ngayon, ano ba yung mga, we have the Globe, we have the Smart, no? We have the third big companies na papasok dito, yung tinatawag nating Dito. Yung Dito na telco. So yung telco na yan, so magiging tatlo na yung mga kompetisyon. Eh, I hope na bababa yung market value ng payment sa internet connection, especially in terms of subscriptions. I hope. Pati sana yung speed ng internet, medyo bumilis-bilis sana. No? Kasi maraming hindi satisfied sa internet connection. Next is what we call the advertising and public relations. So ano-ano ba yung mga naitutulong ng advertising and public relations? And ano yung difference ng public relations sa advertising? Well, when we say advertising kasi, you are actually promoting a product. O, nag-advertise ka. In exchange na, nagbabayad ka ng fees to advertise your product, especially if you would like to air this to a certain network, no? Eh yung network na yan minsan doon ka pa sa airtime rates na medyo maraming mga viewers ang nanonood. So medyo mahal ang pagpa-advertise. So ibig sabihin, when you're promoting this product, when you advertise, of course it is paid. Bayad. Pinabayaran mo itong advertising mo para ma-promote ka, para ikaw ay maging tinatawag na trustable. So sa pamamagitan ng advertisement,
no? Kailangan mong magkaroon ng reputable na imahe, na image in order for them to trust your product. Meron nga ako isang nakitang produkto. I think that was last night. All about pagpapalago ng buhok. So, yung ginawa nilang commercial model, no? Parang ginawa, sinadyang kinalbo yung buhok banda rito. Para kalbo siya, no? Parang kalbo lang siya. And then at the same time, pinapahid daw niya yung gamot sa ulo. And then after that, syempre, sasabihin niya kumapal na yung buhok niya. Eh, hindi naman talaga siya totoong kalbo eh. Parang inahit lang. And then nung tumubo na, sinabing dahil doon sa solutions ng hair grower. So yung mga ganong klase ng mga advertising, it's so deceiving, no? Hindi naman bobo yung mga tao para hindi makita kung kalbo ko o hindi, no? So, ang kagandahan pa nito, sa public relations, ito ay in-earn. Ina-earn mo ito kung ikaw ang nagtatrabaho ng maayos, nagsisilbi ng maayos, maganda yung kalooban mo, magalang ka. Meron kang reputable image. Of course, yung public relations mo, sabihin, believe me, it's trustable. Kahit na anong sabihin mo, no, paniniwalaan ka kasi nga ikaw ay magandang ehemplo. Kasi nga, trustable ka, reputable yung kanyang image. At the same time, ito yung mga ginagawa ng, ano ba yung relationship ng public relations advertising? Kung maganda yung imahe mo, pwede kang maging endorser ng isang produkto. Pag naging endorser ka at maganda yung imahe mo, of course, I guess, paniniwalaan yung produkto para sabihin, oh ito, bilihin nyo itong produkto. Kasi nga, ikaw ay isang magandang ehemplo sa society. So maraming mga dyan endorser, no? Karami artista, politiko. So, social media. Ano ba yung kinalaman ng social media sa economy? So, ito na yung paggagamit natin ng Facebook, Instagram, Twitter, or the Google, YouTube, and everything. So, let's dig it one by one. So, media and social. So, still, we are using gadget. Number one dyan, tourism. Next is the communication. Next also is the freedom of expression. So, pag-usapan natin yung one by one. So, unahin natin si tourism. So, ano ba yung kahalagahan ng social media sa in terms of tourism? So, sa turismo natin, gumagamit na tayo ng mga social media, no? Kapag gusto natin pumunta sa isang lugar na wala tayong way para pumunta exacto doon ng face-to-face. Especially maganda ngayon yan, pandemic. No? Kung medyo hirap kayong pumunta sa isang lugar, scheduled yan, no? Ask kasi nyo pa yung mga travel permits nyo, yung medical, and everything. Maganda itong social media kasi yung isang way nila na para sa mga establishment, yung tinatawag natin book an appointment, yung book now. Diyan sa picture, makikita nyo yan dyan. So, pag book now, ito yung mga transaction natin kahit na wala tayo doon. Nakikipag-transact tayo sa isang produkto nila or services ng isang lugar. Let's say, sa isang tourist spot. Like, Boracay. Let's say, Boracay. Diba? No? Makipag-transact lang tayo over the internet, okay na. And then, dyan sa isa pang pictures niyan, yung advertisement, kuminsan, umiikot yan sa mga social media. Nagkakaroon ng advertisement. Nalalaman mo ngayon kung ano-ano yung mga places na magandang puntahan. Siyempre, may mga testimonial dyan, may magandang pictures, may mga nakarating na, oh, maganda rito sa mga. Diba? So, ito yung mga naitutulong ng tourism or ng social media in terms of tourists. Next is communication. Social media has a big role in terms of communication. Like what I've said earlier when we are about to discuss our topic, nabanggit ko nga yung convey information ng media, no? Yung ating communication, kung paano ito binobroadcast sa pamamagitan ng isang network. But people get confused and think that there is no difference between news and entertainment. So, dyan sa social media communication natin, andyan yung tinatawag nating press
conference. So yung mga politiko, they're actually having a press conference but in terms of communication. So dito nasasabi nila yung kanilang mga plataforma, yung mga plano nila in the form of social media. Kung ano yung mga plataforma ng gobyerno. So yan yon. So maganda yung social media kapag ginamit mo naman sa tama eh. Kapag hindi mo ginamit sa tama, eh I guess ito yung hindi magandang gawain. And darating tayo dyan sa next topic natin in terms of how you use your social media properly para hindi kayo maagrabyado. Kasi meron yung iba dyan gumagawa ng mga issues, no? Nagre-repost ng something na without checking kung meron bang epekto yun. Baka mamaya meron ka na palang kaso. No, mga libel, like the copyright, something like that. And next is, we also have the freedom expression. Like what I've said earlier, no? Meron tayong kakayahan or the power or the freedoms to express our thoughts in a nice way. Mahirap naman kasi banat ka ng banat sa internet, hindi mo nalalaman na nagkakaroon ka na pala ng issue. Like what I've said earlier nga, yung mga tinatawag nating libel, no? Pagsasabi ng masasama over the internet, mga cyber libel, yan nga yan. Hindi naman masama ang pagkakaroon ng freedom of expression. But you have to validate, timbangin mo ng mabubuti kung tama ba yung sasabihin mo. Sabi nga nila, kapag nasa internet ka, internet is the most dangerous place. Ito yung the famous quotations ng mga estudyante. Think before you click. Tama naman yun. Kasi once na hindi mo pinag-isipan yung mga bagay-bagay na gagawin mo over the internet, kapag na-publish mo na yan, and then someone saw your post, and then screenshot, and then dinelete mo, pero may screenshot na, of course, may ebidensya na yun na meron kang pinost na ngayon that it could lead you to a serious trouble. Or, sabihin natin, kaso yan. No? Kaya yung tinatawag nating freedom of expression, ingat-ingat lang tayo, class, sa paglalabas ng ating mga thoughts, especially if you're using social media like the Facebook. Next is media in education. Ngayong pandemic, marami ang gumagamit ng media in order for them to conduct their lectures over the internet. Katulad ng ginagawa ko. Katulad ng ginagawa ko, one way of another of discussing things over the internet. Kung ano-ano ba yung mga pwede nating gawin. Especially pandemic, hindi tayo pwede mag-class online or hindi tayo mag-class face-to-face. Pwede rin man tayo mag-face-to-face, no? Face-to-face itong ginagawa natin but it's just only virtual. Face-to-face pa rin naman. Hindi lang tayo nakikita pero you can see me and then meron ding mga time na pag gumamit tayo ng Zoom and or Google Meet or any kinds of platform na face-to-face if yun na the camera. Kaso nga lang ngayon, hindi ko talaga ginawain kasi I don't want to eat a lot of bandwidth ng inyong connections. Kaya ang ginagawa natin ganito, if you have questions, dun lang sa ating sa live chat. Diyan sa inyong kanang bahagi ng screen or sa cellphone, sa ibaba. Okay. So, sa ating media in education, so when we are talking about media and education, this is something to do with the use of the social media for education and provide students with the ability to get more usable information, to connect with the learning groups and other educational system that make education convenient. I hope na sa ngayong panahon na nag-online tayo, sana convenient para sa inyo. Of course, yung iba dyan, no? Habang nakikinig ng aking lectures, nakahiga, no? Kumakain, or nasa biyahe, no? O kaya yung iba dyan, nasa CR, kung ano may ginagawa, pwedeng-pwede pa rin. No? As long as you have internet connections, there is no reason for you class to make alibis na hindi nyo
na nakapag-join sa session ng klase, no? Eh, kung minsan dyan pumapasok na yung will of issue, ayaw lang, no? Maraming dahilan. Yung parang dahilan na pag talagang ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Okay, di ko alam yung dahilan na yun kung sinong gumawa niya na, pero sa akin, dahilan na yan. Okay, students can also benefit from online tutorial. So marami yung mga online tutorial, no? No? Later on, marami akong ganyan, so you can watch it. And resources that are shared through social media networks and learning management system. So ang DepEd, meron tayong tinatawag na DepEd Common. So meron yan. Okay, what else? Ano ba yung mga pwede nating i-discuss all about social media or media in education? So tayo kasi, sa social media has gained credibility over the years as a trusted source of information and platform where organization can interact with audiences. So unang-una dyan sa education natin for using internet or media, research. Kapag may mga assignments tayo, meron tayong mga gagawing performance tasks na hindi natin masyadong naintindihan, no? Or gusto natin magkaroon pa ng malawak na idea kung ano yung pwede mong gawin sa performance task mo. Yung mga iba nag-search over the internet. Assessment, yung tinatawag nating online quizzes. Dyan tayo magkakaroon ng online quizzes later on. And don't forget to download the Schoology application sa inyong cellphone. Kasi yan ang gagamitin nating platform in order for you to take online assessment sa ating session, yung Schoology. You can download that sa Google Play para install yun sa inyong computer. Sa inyong cellphone. Install nyo yan. Doon kayo mag-take ng assessment sa Schoology. Download that sa Google Play lang, sa inyong Google Play Store. Next is student communication. Student communication is one of the things that to get in touch with your students and teachers like the Facebook. No, meron kayo Messenger, may mga chat box. So, yan yung ginagawa natin para to get in touch with other students and teachers. Yan yung ginagamit natin yan. No? Ako, minsan kapag nag-message ako sa inyo sa chat box, no? Anong nangyayari? Sige, message. Bigay ako ng information. Bigay ako ng instructions. Pero mangilan-ngilan yung mga nag-reply. Karamihan sa inyo, thumbs up, may heart pa, lahat ng mga reactions. Pero sometimes naman sana kapag meron akong binigay ng mga instructions, learn how to ask questions para hindi tayo paulit-ulit sa mga ginagawa natin. Alright? Kasi karamihan sa inyo, sige, mamaya-maya, ganyan. Tapos, ipi-PM ako kung anong gagawin. So, ngayon pa lang, intindihin na kung ano yung mga sinasabi ko. Like what I've said earlier, install ang Schoology sa inyong cellphone kasi yan ang gagamitin natin para sa online quiz natin. Schoology. Next is enhanced learning. Of course, yung enhanced learning and the research, most likely parang the same yan. While the enhanced learning kasi, ito yung mga tinatawag nating mga tutorials. No? At yung ginagawa natin ngayon na online discussion, this is something to do with how to enhance your learning. How to improve your knowledge in terms of our subject. So ito yung mga ginagawa natin. Okay? So, like what I've said, ito nga yung Schoology application. Download that to your cellphone. Galing sa Google Play. Libre yan, walang bayan. And what else? Next, let's talk about, wala nang problema dun sa media in education. If you have questions for everything, I'll give you later on another minutes of asking questions. But ngayon, pwede naman kayo maglagay ng questions nyo dyan ngayon eh. I can attend to that right away, yung mga questions nyo. I can answer that right away. Mas maganda nga yun eh, habang nagdi-discuss ako, you can drop your questions dun sa ating live chat para masagot ko kaagad habang nagdi-discuss tayo.
I can answer that right away. No? Let's go to media in politics. Ito yung pinaka mga interesting part ng media, no? Mga controversial na mga nangyayari sa ngayon. Ito yung mga pinagpipiestahan na mga artikulo, scandal, mga kaso, lahat. So the political landscape has changed quite a bit in the last couple of decades. So the internet has played a large role in this transformation. So social media, in particular, is now a serious factor in political campaigns and in the way of the people think about issues. So yan yon, no? So halos lahat tayo nakatutok sa media, whether it's an internet, whether it's a local broadcast station in the form of television na papanood nyo siya, it doesn't matter. Kasi we are still, no, giving or receiving information coming from the broadcast. Kung ano yung mga nangyari in terms of politics. Not only for politics, but for in general, kung ano yung nangyari sa ating kapaligiran. But for here, for the benefit of our discussion for the politics, dito, yung tinatawag nating news around the clock. Demographic and targeting. The impact of polls. Direct interaction with politicians. So, itong mga to, sapol ito nung mga tuwing election. Pag tuwing election, ayan yan, nagkalat lahat ng mga campaign materials sa internet. No? Maganda nga yun eh, kasi hindi mo na kailangan pumunta sa ganitong lugar para magpa-scale kung active naman yung isang tao sa internet. Well, of course, no? Maganda itong way para i-advertise yung inyong campaign. Not only for campaign, like what I've said yung kanina, yung press conference, for the press conference, yun, okay din yun. Kasi what we call the news around the clock. No? Personality in politics, marami yan. No? Mga artista karamihan. So for the media in politics, like what I've said, news around the clock, nalalaman kaagad natin yung updates. Now, recently, marami tayong updates na receive, especially yung nangyari sa Tarlac. No? Yung binaril yung mag-ina ng isang pulis. No? Parang nangyari isang iglap, automatically na-broadcast na kaagad. Ganyan kabilis ang balita, no? Sabi nga nila kung dati may pakpak, may tengang lupa, may pakpak ang balita dati, pero mas mabilis pa ngayon. Just because of the technology, internet, isang iglap lang, ayan na, no? Parang nangyari lang yata kahapon, tapos kinagabihan meron na yung ganung klaseng news. Yung nangyari kay Christine De Sera, di ba? Na rape daw, pero I doubt it na hindi naman siya na rape. Pero depende pa rin, nasa kanila na yun, no? No, I'm not saying, it's just only my opinion. So, sana walang magalit. Pero magagaling naman ang ating mga technology ngayon eh. Malalaman pa rin kung ano talagang nangyari. Kung talagang mayroong naganap na krimen, then be it. So, I think our justice system in the Philippines, I think okay naman siya. Like what I've said, this is just only my thought. O mamaya magkaroon tayo rito ng tinatawag nating case din na mag-broadcast ko na ganito. It's just only my opinion. Okay. Dito sa News Around the Clock, we have also the pork barrel. Pork barrel, yung kay Trillanes dati, and including Enrile, ito yun. Nalaman natin kung ano yung mga nangyari. Sabihin, News Around the Clock, automatically it will broadcast right away. No? So next is what we call the demographic and targeting. So sa demographic and targeting natin, yung tinatawag nating sa politics, inaalam ng isang politiko kung ano yung magandang strategy para magkaroon tayo ng maraming audience or makikisimpatsa sa atin sa pamamagitan ng pangangampanya. No. Tulad na lang sa ERAP. Sa ERAP kasi yung kanyang I don't know kung naabutan niyo sa ERAP. No, sa ERAP, si President ERAP. Siguro maliit pa kayo noon. Si President ERAP ay isang ehemplo na kakampi daw ng mga
mahihirap, no? So si Erap nakakuha ng simpatya sa mga madlang tao, sa madlang people, na ang kanyang target is yung mga mahihirap. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, marami talagang mga taong mahihirap. So nakuha niya yung simpatya niyan. So the target audience refers to the specific groups of consumers most likely to want your product or service. And therefore, the group of people who should see your ads campaign. Yung target audience naman may be dictated by age, gender, income, location, interest, myriad, and other factors. So, inaalam yan eh. Kung pupunta ka sa isang lugar, sino-sino ba yung mga, ano ba yung kailangan ng isang lugar? Diba? Kung ako isang politiko, ako, pagpunta ko sa isang lugar, ano ba yung karisma na kailangan kong gawin para makuha ko yung kanilang loob? So, ganyan yung mga ginagawa ng mga politics. No? Alamin yung demographic profile ng isang lugar, kung ito ba yung mga may hirap na lugar, ano ba yung mga target mo dyan, bata, matanda, mga ganyan. So, yan yung tinatawag natin demographics and targeting. Next is what we call the media and politics in terms of polls. Yung impact ng polls. Noong araw, nung magkakaroon pa lang, magsisimula pa lang ang election, andyan na yung mga different kinds of survey. Sometimes may mga false survey eh. May binabayaran silang yung mga organization na para mag-conduct kunyari ng survey. Ang gagawin, patataasin yung kanyang survey para yung tao maguluhan ang kanyang isip. Meron naman tayong mga survey organization na trusted sila. Trusted, meaning yung kanilang pangalan na kapag may meron silang inilabas na information, legitimate sila, talagang legit, no? Paniniwalaan mo. One of those are the social weather station surveys. Itong survey na to, we have the voting preferences for vice president. So ito yun. Noong September daw, we have the 20%, and then we have the November, we have the 30%. Nangunguna si Francis Escudero. Pero as the elections is concerned, kapag malapit na yung election, minsan nagbabago yung survey. Tingnan nyo nga, si Lenny nasa 12%. No? 12% yung kanyang survey as of November 15. Pero hindi mo alam nangyari, no? Siya pa yung naging vice president natin. So, sometimes, those survey may actually confuse people what to do. Especially yung mga advertisement na ginagawa natin dyan. No? Kailangan convincing, may convincing power sila to make the minds of the people change in favor of those politicians na talagang gusto magsilbi sa bayan. Aside from that, we have also the direct interaction with politicians. So meron tayong mga site kasi na may mga program sila over the internet like live shows. No, pwede kayong makipag-live chat tulad na lang nung ginagawa natin ngayon. Pwede kayong makipag-live chat sa akin diyan. You can actually raise your questions and then I can answer. I like a question and answer portion. So ganyan diyan sa direct interaction with politicians. Pero sometimes may mga iba dyan na ang sumasagot dyan eh, mga hindi talaga politiko kapag walang kamerang nakaharap. Sometimes nga yung mga advisor na yung sumasagot dyan eh. Pero kung naka-camera, like naka-zoom on the left side of your screen, dyan, so may meeting yan, ganyan. Okay, what else? Ito na yung sinasabi ko. Like the fake news. Fake news is false or misleading information presented as news. No? So it often has the aim of damaging the reputation of a person or entity or making money through advertising revenue. So meron kasing mga tinatawag na mga fake news eh. No? Naglalagay ng mga ganitong klase ng content, ng ganitong klase ng title, pero kapag binasa mo eh, hindi naman pala relevant or should I say na talagang wala talagang katotohanan yung mga nakalagay. Fake nga.
how you will know if this information is legitimate o hindi siya fake. So kailangan mo talagang alamin kung saan ito galing. No, kung social media lang like Facebook, alamin mo yung source, saan galing ba yung source ng news na yan. No, marami kasing mga news ngayon na pinapakalat na para lang kumita yung isang site, eh naglalagay ng mga content na title na deceiving. No? Kahit nga sa YouTube, eh, naglagay silang content eh. No? Patay na rin sa ganito, pag binuksan mo, eh iba naman pala yung laman. No? So yung mga misleading content presented as news and communicated in format of spanning spoken, no? Pananalita, pwede rin written, no? Pagsulat, printed sa pamamagitan ng mga dyaryo, electronic and digital communication sa internet like Facebook. So, yan yun yung mga ginagawa ng mga tao para ma-confuse sila. Or hindi lang para ma-confuse, meron sinasabi dyan na tinatawag nating black propaganda ng isang politiko. So sa black propaganda, sisirain mo yung isang imahe ng isang politiko para masira yung kanyang magandang imahe. Pag nasira yung kanyang image, of course, hindi na siya trustable. Yung kanyang image is, the damage has been done, ikaw nga. No? So, mahirap. Mahirap yung mga ganong klase ng mga propaganda. Siyempre, yung mga ganyan, mga libel, mga paninirang puri, cyber libel kapag sa internet ginawa. No? Sa next session natin, we are talking about the copyright infringement, copyright, cyber bullying, something like that. So, dun sa module natin na tinatawag nating the media information literacy, power of media, and information to affect change. Diyan sa module natin yan, dalawa yan eh. Dalawang klase ng format yan. So, yung first half ng ating module is all about something to do with the media in terms of the economy, the politics, education, and social. The other than that is yung mga recent factors na pag ginawa mo to, mayroon tayong kaukulang parusa. Like the cyber libel, the copyright infringement, or all about copyright, trademark, patents, cyber bullying, lahat yan, i-discuss natin dun sa next na topic natin. No? So, ito lang muna yung half, and then we have our succeeding topics. So, lahat ng pinag-usapan natin dito sa ating online session is actually included dun sa ating module. No? Kung gusto nyo basahin yung module, then well and good. Pero kung ayaw nyo na basahin, since na-discuss na natin siya, okay na. Go directly to the assessment. Ito nga pala, aking paalala. Napansin ko, I just observe dun sa mga answer sheet na binibigay ninyo, no? Medyo maraming hindi gumagawa ng maayos, no? You don't answer it properly. May mga kulang na mga assessment. Yung mga essay hindi sinasagutan, yung feeling of blanks hindi sinasagutan, the matching type hindi sinasagutan, para nag-focus lang kayo sa multiple choice. Lahat 'yon may karagdagang points lahat 'yon. No? So ngayong quarter na 'to, ipinapaalam ko lang sa UK and USA kasi dalawa 'yung aking subject sa inyo eh. No? Dalawa. Makakaroon tayo ng maraming performance tasks ngayon. So I hope everyone will be attentive, especially pandemic naman ngayon, nasa bahay lang naman kayo, siguro walang pag-alagala sa inyo diyan. No? Gusto ko pag may pinagawa akong performance task, magbibigay ako ng instructions kung paano nyo siya gagawin. Okay? So, yung performance task siguro in a form of video, ito yung ginagawa natin, or written work. No? Pero yung written work kasi, I don't want you to put that on a sheet of paper. I would like you to send it sa email na ibababa ko mamaya. I will be going to put email addresses or email address where you can send those performance tasks. Not to my email, ha, kasi gumawa ako ng panibagong email na pang senior high talaga. So, doon nyo ilalagay yung performance task ninyo. Don't include that
sa mga modules na ipapagawa. Kasi iba yung performance task nila doon, iba yung performance task nung sa akin. No? So, like what I've said kanina, I want everything should be in a perfect place. Kapag gumawa kayo ng inyong answer sheet, mula umpisa hanggang sa uli, dapat sagutan nyo yun. Okay? Sagutan nyo siya. At saka yung sa akin, sabi ko nga yung performance task ko should be sent through the email. Okay? So next is ano ba yung next natin? Eto. Ito yung performance task ko na gusto kong ibigay sa inyo na gagawin ninyo. What are the topics that you learned today? Yun lang naman yung tanong ko eh. Magkakaroon tayo ng minimum na 300 words. Okay? 300 words siya and then should be sent sa email address. Ayan yung naka-yellow. Yun lang yung nag-iisang tanong ko eh. What are the topics that you learned today? Send it sa shs.pang2@gmail.com. Make sure that you put the right subject, no? Including dun sa subject line, dapat nakalagay doon yung inyong section. Sections dapat para alam ko i-segregate kung ikaw ay taga UK or ikaw ay taga USA. Okay? So, yun lang yung performance task na gagawin for the meantime sa ating session ngayon. And then, after that, yung next session natin, from time to time, meron ako mga ipopost na mga questions. And then, you have to note that everything para alam nyo kung paano kayo sasagot. Okay? So, may question pa ba dyan sa mga live chat natin? I guess, lahat eh, nagtatanong dyan eh, kaya sasagutin ko naman lahat yan on the spot. No? Okay, so ang gagawin natin ngayon is questions should be done in chat box. So, kung di kayo nakapagtanong kanina, this is the time that you can drop your questions in the chat box and I will answer that directly. Okay? Your questions may start now for dropping. Okay? 5 minutes lang tayo, ha? 5 minutes lang. Okay? Start na kayo. So, start tayo ng 5 minutes. So, I guess everyone will have their chat box. So, lahat na ba nagtanong? Parang wala pa nakita nagtatanong eh. So, may timer tayo dyan na 5 minutes lang tayo. And then after 5 minutes, mag-e-end na yung session natin. Alright?
So don't forget nga pala, no? Don't forget to take note yung email address na binigay ko kanina is shstnhs.pang2@gmail.com. Bago tayo mag-end ng session natin, I'll be posting that once again. Please take note of the email address para alam nyo kung saan isa-send. Okay? Like what I've said, yung subject line should be your section. Subject, media information literacy, and then kung section mo is USA or UK, just put UK. Make sure na yung Gmail na ginagamit mo, I can validate that. Ibig sabihin, yung madali ko siyang mabasa na yung name mo. Yung name mo na nakalagay is first name and last name para madaling i-identify kung kanino galing yung email address. Alright? So we have 3 minutes more for your questions. Paalala lang ulit ha, yung mga modules ninyo. Yung mga modules ninyo dapat, yung mga answer sheet, kailangan na naka-stapler lahat. No? Kasi maraming gumagawa sa inyo until na hindi naka-stapler yung mga answer sheet. Especially, I'm talking about UK. I mean USA. No? Kasi para hindi hiwa-hiwa-hiwalay. And then, aside from that, yung name ninyo should be visible sa lahat ng answer sheet para hindi mawala. In case man na nawala sa stapler, at least alam pa rin namin kung kanino yung papel at kanino section siya. Yung mga sasagutan na mga activities sa module should be complete, kailangan. Dun sa module natin, mayroong mga kwan dyan, mga jumbled words. Teka, saan ba yung... Actually, may soft copy na ako nun eh. Hindi ko siya pwede ibigay sa inyo. So, multiple choice, of course, hindi mawawala si multiple choice. Matching type. Jumbled words. Tsaka yung post-test ninyo. Meron ditong additional activities. Para alam na ninyo, may nakalagay dito na write a short poem promoting the proper usage of social media and information. Dissemination and write your answer on a separate sheet. Naisip ko ako ito na ipapagawa kong performance task other than dun sa binigay ko kanina. No? Para kahit sana sa activities ninyo, huwag nyo na i-include sa answer sheet. But I will give a separate performance task, not this. This is performance task work based on the module itself. Sa akin, meron kayong iba pang gagawin other than that. Okay? So we have 5 seconds more. Okay. No questions to be entertained. And I hope everyone learned today for our session. And I hope to see you next time for the next part 2 of our session for this module. No? Yung mga all about copyright, cyberbullying, something like that. Yun yung next na topic natin. I hope you have learned something today. And be safe always, especially pandemic ngayon. Huwag lalabas kung hindi naman importante. No? Be safe all the time. And napaka-importante, tapusin lahat ng mga module. No? Tapusin lahat ng mga assessment, performance tasks. And napaka-importante, please study hard. Okay?
lalo na ngayon, tulungan ninyo ang sarili ninyo kasi, di ba? Parang ako ngayon, tinutulungan ko kayo para ma-discuss ng konti yung inyong modules. And I hope everyone will participate during I have this online session. Okay? Stay safe. UK and US.